blessings of a pressure. Ang mga pagpapala ng mga nagpupuri. What a praise is a pressure. Diba? Yung nagpupuri. Okay, kaya ito po yung ating papag-aralan sa umaga. Blessings of a praiser. Okay. The book of Psalms 34, 1-4. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. So, ito po yung ating tatalakayin, mga pagpapala sa pagpuri ng ating banal na Diyos. At dito po, ang sabi po dyan sa talatang 1, ako'y magpuri sa Diyos sa lahat ng panahon. Lahat ng panahon na total. Okay? Kasi po, kailangan po natin yan. Diyan po si David. Ito po yung kanyang isa sa mga himno na kanyang sinulat. His praise shall continually be in my mouth. Nagpapatuloy na pupurihin ko ang Diyos sa pamagitan ng aking bibig. My soul shall make its boast in the Lord. Kaya tinataas ko ang Panginoon ng aking kaluluwa. Kaya yung mga mabababa ang loob, kailan marinig nila ito at magsaya. So, kailangan maging halimbawa po tayo sa pagpuri. Amen? Pag nakita po nila na tayo po ay tuloy-tuloy na magpuri at maririnig po nila, sila po ay magagala. Verse 3, oh, magnify the Lord with me. Kailangan dakilain natin ang Diyos. Sama-sama po tayo na magdakila sa Diyos. Kailan itaas natin ang dakila niyang pangalan. Ang sabi po riyan, hinanap ko ang Diyos at ako'y tinugon niyo, sinagot, at niligtas niya ako sa lahat ng aking mga pagkatakot. Siya magliligtas sa ating mga fears. Sa panahon po natin ngayon, maraming natatakot. Oo, walang isipin niyo yun. Minsan, pumapasok din sa akin, ha, yung mga fears. Pero, dahil po may mga pangako ng Diyos sa atin, eh napagtatagumpayan po natin. Hindi po nagtatagal yung takot. Lalo na pag may nararamdaman po kayo. Isipin nyo kayo kadalasan, nasa pandemic tayo, di po ba? Isang kunting lagnat, kunting sipon, kunting tuko. Isipin natin, samantalang noon, wala naman yan. Nakuha nyo ba? Ang nakapas noon, yung mga may mga sakit na manulubha. Ngayon, yung mga may cancer. Eh lahat ngayon, halos nakamas na. Kaya dito po, mayroon lang mga dapat nating gawin upang sa magkaganon, tayo po ay makalpas. Ha? Para ma-overcome po natin lahat ng ating mga pagkatakot na yan, kailangan, I sought the Lord and He heard me. Kailangan hanapin natin lagi ang ating Diyos. Okay? At siya po ay laging tumutugon upang tayo po ay iligtas. Kaya, ang papag-aralan po natin yung tinatawag na pagpuri at pagsamba. Alam niyo po, ang pagpuri at pagsamba ay mga katangiang nakaukit na sa puso ng bawat mananampalataya. Nakaukit na po yan. Kailan ang pagpuri at pagsamba mo ay nandiyan sa puso. Amen po, hindi baliwalain po yan. Kaya ang pagsamba ay isang uri ng pagpapahayag ng paggalang sa ating Diyos na lumikha sa atin. Kaya dito po, 13:15 pa. Therefore, by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy na mag-alay ng pag-uri. Sacrifice is of praise to God. Ibig sabihin yung pagsasakripisyo mo yun, pagpuri. Ito po ay bunga ng ating mga labi, giving thanks to His name. Kaya lagi tayong dapat nagpapasalamat. Kasi yan po ay utos ng ating Panginoon sa kabila ng ating mga nararanasan. Bihira na po ngayon ng magpapasalamat lagi at sasambat magpuri sa Diyos dahil sa mga nangyayari at nararanasan po natin.
Maraming mga bagay na nakaka-distract at nakaka-discourage. Kaya ito ngayon yung papag-aralan po natin. Kaya dito po, masabi po yan, worship is a noun, the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. Ang pagsamba po ay nakakataas. Ibig sabihin, sampahin mo siya dahil Diyos siya. Yung kanyang pagka-Diyos. Dahil karapat dapat siya sampahin. Okay? Kaya dito po, ang unang letala sa Biblia patungkol sa pagsamba ay tumutukoy kay Abraham ng buong puso at walang pag-alinlangan niya, inalay ang kanyang pinakamamahal na anak. Yung pagsamba niya, yung pag-alay niya. Oh, anong inalay niya? Yung kanyang anak. Uri ng pagsamba po yun. Matinding pagsamba po yun. Kasi ialay niya yung sarili niyang anak. Matindi po yun. Pag hiniling sa'yo ng Lord na mahalaga sa'yo, oh, mas mataas yung antas. Kaya dito po, yun yung unang uri ng pagsamba na naitala sa Bible. Ang pagsamba ay maaaring ipahayag ng sa pamagitan ng pagtalima sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? Ang pagsamba sa kanyang marilag na pangalan o pagbibigay kaluguran sa kanya. Ang pagpuri naman, okay? Sure, okay? Ang pagpuri express warm approval or admiration of, the expression of approval or admiration for someone or something. Ito po ay may expression. Nakikita yung sa pamagitan ng pagtaas ng kamay, pagtugtog, pagsayaw. Yun yung pagpuri. Nakuha niyo po? Kaya dito po, ang pagsamba, ang pagpuri din naman ay dapat nating unawain dahil ito'y may bahagyang pagkakaiba sa salitang pagsamba. Atin itong ibinibigay sa pamagitan ng ating pasasalamat sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Gaya na lamang ng kalakasan sa pang-araw-araw at maating mga bagay na pangangailangan po natin. Kaya may magkakaiba ng konti. Pagsamba, sampayin mo siya kasi Diyos siya. Mas mataas. Ang pagpuri, may expression pa sa salamat. Ngayon, ito yung papag-aralan natin sa lumang tipan. Ang pagpapahayag ng pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon na sa lumang tipan. Tingnan po natin yung mga uri. Halal. Ano bang ibig sabihin ng halal? Isinasagawa ito sa pamagitan ng iyong labi. Pagsambit ng pasasalamat sa pagbubunyi sa Diyos dahil sa mga bagay na ginawa niya sa iyo. Oh, di ba may mga ginagawa ng yung personal? May mga ginagawa ng Diyos ng mga bagay sa atin. Sa lumang tipan, halal niya. Purihin mo siya. I will bless you, Lord. Pinupuri kita. Iningatan mo ako. Di ba? Dahil may mga bagay na ginawa niya sa iyo, personal yan. Ang tawag ko dyan, halal. Number two. Hello, eh. Ginagamit ito para magpasalamatan ng Diyos sa binibigay na magandang pag-aani sa kanilang mga bukirin. Ito'y ginagawa nila sa pamagitan ng pag-awit at pagsayaw. Di ba na ngayon? Di ba pag may mga ani, mga tradisyon, sa iba't ibang mga kultura, pag maganda yung ani nila, sila po'y sumasayaw. Nakita ko nga sa Batanes eh. Di ba dahil dinadaanan ng bagyo, nag-aalay po sila ng paboy ng buhay doon para hindi sila. Di ba? Dadaanan po. May mga iba-ibang kultura po. Yes, sa lumang tipan ganyan po, pag may magandang ani po sila, okay, ito po ay biglang pasasalamat sa pamagitan ng pag-awit at pagsayaw. Umaawit na sila, sumasayaw pa. Siyempre, nandun yung ani, di ba? Ginawa nyo na ba yan? Pag may blessing kayo? Ha? Kayo ba yung umaawit na sumayaw? Sa lumang tipan, meron yan. Okay, ano pa? Tihilya. Tihila. Ito isang pagbubunyi sa Diyos sa pamagitan ng pag-aalay ng awit na may kasamang pagtugtog. Hindi lang awit, may mga instrument pa yan. Kaya kung tingnan nyo sa 150 verse sa Psalms 150, nandun yung matinding pag-awit ni David. Ha? Tihila. Ano pa? Syabak. Pagbubunyi sa pagsigaw na may malakas na hiyaw sa mga katagumpayan at pagpapala ng Diyos sa atin. Kailan isigaw mo niya? Sabi niya, make a joyful noise unto the Lord, O ye lands. Come before His presence with singing, and know ye that the Lord is God, that He hath made us. Kaya sinisigaw natin. Amen? Talagang magbubunyi ka. Ano ba ang pagbubunyi? That is a victory.
Paano ka magkaroon ng victory? Di ba? Lulundag ka, sasayaw ka. O magpapasalamat ka sa Diyos. Eh, tingnan nyo, iba ibang uri. Ha? Kaya Shabbat ang tawag po niyan. Mga pagpapala at katagumpayan na nakukuha natin sa Diyos. Ano pa? Samar, pagpupuri at pagsamba sa pamagitan ng mga instrumento sa pag-awit sa ating Diyos. O kadalasan kong ginagawa yan. Halos araw-araw. Bagay? Eh, siyempre, may gitara ka eh. Pupuri ka. O, ganun pala yung ginagawa po natin. No? Kaya pag mahilig kayo sa instrument, ako dati yung harmonika, yung silindro. Nag-harmonika ako at saka yung gitara. Okay na ako doon. Samar, ano pa? Yada, pagsamba na nakatataas ang ating mga kamay patungo sa ating Panginoon. Kaya pag tinataas natin ang ating mga kamay, di ba yung iba ayaw nila itaas ang kanilang kamay? Di ba? Bakit ayaw nila itaas? Kasi siyempre, surrender na rin. Tanda po ng pagpapakumbaba. Ayaw ng iba na nagpapakumbaba. Ay kasama po yan. Kaya pag nagsamba ka na nakatasang yung kamay patungo sa ating Panginoon, ang tawag po yan yata. Ano pa? Todha. Pagsamba rin na kagaya ng yata. Pagtasang mga kamay na may paggalang at pasasalamat at ibinibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ito matindi to. Lord, ibibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Mahirap sabihin yun. Ha? Paggalang at ibinibigay. O pasasalamat, paggalang, ibinibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Diba? Diba binibigay natin ang buhay sa ating Panginoon pag medyo nalalamig ka na? Pero pag buhay ka pa, para mahirap ano? Kung walang kararamdaman, mahirap pa yala, no? Pero pagka, para pag malapit na, saka mo nalang ibigay. Ito yung palang buhay ka, ibigay mo na. Ang tawag doon, Todha. Okay. Ano pa? Ito. Para, ito yung pagsamba na ikaw ay nakaluhod. Yan. Eh, lumuluhod tayo, di ba? Para pala yun. Ipinapayag mo na ang pagluhod ay tanda ng kapakumbabaan. Kaya pinapanood tayo ng Diyos. Eh kasi talagang tao, talagang medyo, kala mo na humble, pero yung puso niya mataas. Kaya expression ko mo yan sa ating Panginoon, isa sa mga pagpuri, yung pagluhod. And ito, bilang na pagpapakumbaba sa ating Diyos. Kaya yan yung mga iba't ibang uri ng pagpapayal ng pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon sa lumang tipan. Ngayon, paano po natin makuha yung mga blessing ng pagpupuri? Nakanta na pa kayo? Lalagyan natin ang acronym, yung letter, yung P stands for Presence of God. Psalms chapter 22 verse 3. Yan. P stands for Presence of God. But you are holy. Banal ka, Panginoon. Nakaluklok ka sa pagpuri ng bayang Israel. Yan. But you are holy in front in the presence of Israel. Nakaluklok po yan. Banal ka. Pag sinabing presence of God, ay pagka ikaw ay hindi naniniwala sa kanyang salita, hindi ka makakapasok sa presensya ng Diyos. Amen? Kasi instruction ng Lord yan eh. Pag ang mga mananampalataya po ay gusto nila na maramdaman ang presensya ng Lord, kailangan magtiwala sila sa Diyos. Ah, yung kanyang instruction, yung kanyang salita, yung pagsunod sa kanyang mga panuntunan. Kasi may mga tao po na nararamdaman din nila presence ng Lord sa pamagitan ng kanilang sariling kultura. Pero ang Diyos po ay dakila. Patatayin niyo po yan. Kahit yung iba po, hindi nila sinasamba yung tunay na Diyos. Dahil sagana po ang pag-ibig ng Diyos, gumagaan din yung kanilang kalooban. Kaya tingnan nyo, hindi nila may suko-suko. Di ba? Kahit na Diyos-Diyosan po, kahit na anong nakita po nila, na gumaan yung kanilang pakiramdam, ang pag-akala nila, tama yung kanilang ginagawa. Kaya hindi natin pwedeng hatulan yung iba na sumasamba sa ganun. Kasi gumagaan din yung kanilang feeling eh. Yung iba nga, gumagaling pa eh. Bakit sila gumaling?
Hindi dahil sa panila doon sa Diyos-Diyos, gumaling sila dahil sa kanilang pananampalataya. Amen? Dito ba kayo? Ganon katakila yung Diyos na ating sinasamba. Pero ibig sabihin, mayroong instruction siya na dapat sambahin siya ng Espiritu at katotohanan. Ito yung pagsamba mo. Ito yung dapat mong gawin. Ito yung ating utos. Ito yung ating panuntunan. Ito yung ating batas. Ito yung ating paghatol. Kaya may paghatol eh. Bakit? Hindi ka naginig na instruction eh. Sumamba ka nga. Hindi ka naman naginig. Kaya nga may paghatol. Hindi pa ba kayo? O, ang hatulan ng Diyos at ang maliligtas, yung mga matuwid. Pwede mo, kasi open ang pagsamba sa lahat eh. Pero pagdating ng judgment day, ay hindi lahat ang tumatawag sa Diyos, ay sa Diyos yun. Sabi niya, hindi kita kilala. Ah, kaya maligurado na kayo, viewers. Maligurado ka na. O, tayo, ay sigurado na po. Bakit? Eh, nasa instruction tayo ng Lord eh. O kaya sabi mo sa'yo, tabi eh, gumiti ka na. Oo, kahit na panahon ng pandemya. Oo, eh bakit? Ito po yung tinatahak natin eh. Eh, anong pinag-aalala mo? Amen? Anong pinag-aalala mo? Samantala sabi na Lord, huwag kang mag-alala. Oo. Di ba may pelikula yan? Sagot kita. Oo, di ba? Eh, ano yan eh, may title yun. Relax ka lang, sagot kita. O, di ba? Kapag ganito tayo sa panahon ng pandemya. O, daddy, o, ha, magayahan mo lang. Relax ka lang, sagot tayo ni Lord. Kapag ganun eh. O, wala lang kong isasagot sa iyo kasi saganda yung ayuda natin. Si Lord lang sasagot sa atin. Dapat ganun tayo eh. O, eh kaya yung iba lalong lumalalim yung pag-aalala eh. Totoo ba? Alam niyo mga kapatid, ang gawin po natin, palalimin natin yung relasyon natin sa Diyos. O yan. Sabi na ko ng Lord, relax ka lang, sagot kita. O, di ba? Pagka gumano na ang Lord, talagang mababanaan sa ating mga katauhan ng kaluwalhatian natin. Okay? Number two, renewal of our strength. Okay? R stands for renewal. Ibig sabihin, may panibagong kalakasan. Isaiah 40 verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Di ba? Sabi ng Lord, yung mga naghihintay, yung mga matyagang naghihintay sa Diyos, yung mga pangako ng Diyos, sila ay nagpapanibagong sigla o lakas. O, sila ay pumapailan lang na may pagpak na katulad ng agila. Sila ay tumatakbo at hindi sila napapagod. Sila ay lumalakad at hindi sila nanghihina. O, lakad ka ng lakad sa pangangailangan mo, manghina ka talaga. Pagod na yung pag-iisip mo kung saan ka nababalisa ka ay manghihina ka sa susunod yan magkakaroon ka ng depression emotional ano kasi po ayaw ng Lord ng balisa eh anak ka na ng Diyos balisa ka pa sabi na nga ng Lord eh, relax ka lang sagot kita ako sa yung balisa ka Inanti lang ni Lord yung lagayan mo ng yung bigasan. Inanti lang. Nung kumuha ka eh, wala nang bigas, halos na pagkuha ka. Tinignan lang ng Lord kung magpuri ka sa kanya. Tinignan lang ng Lord kung magpuri ka o mag-alala ka eh. Alam mo, pag-alala ka lang, kasi hindi ka nag-alala. Totoo po yun. Yes, may pag-alala, pero dapat matibay ka. Dapat naka-angkla ka sa mga pangako ng Diyos. Sa atin ng Lord eh, sa New Testament, I can do all things through Christ who give me this strength. Kinumpleto ka na ni Kristo. Ito Old Testament ito. Eh, sa New Testament eh, anak ka na ng Diyos eh. Ano pang ipag-alala mo sa bukas? Sabi ng ating Panginoon eh,
may magalala sa bukas. Oh, ano idadagdag yun sa buhay mo? Ipabawas yun. Instead na naka-80 yung record mo ng sa Lord, 80 years old ka dahil sa pag-alala mo, mababawasan yun. 80, 79 na lang ito. Ay, 78 na lang ito. Amen? Bakit? Yung kabalisan mo, sumasama yung pintig ng dibdib at pintig ng ano, pagkabalisa mo. Ano po yan? Konektado po yan eh. Yung brain at saka heart. Subukan nyo mag-alala. Huwag nyo na subukan sa susunod. Pag-ano ka. Oo, totoo yan. Pag naramdaman nyo na yun, mag-pray na kayo ngayon. Kasi meron yan. Yung sobra kayo mag-isip. Totoo po yan. Oo. Pag maramdaman mo na yan, mag-puri ka na. Lord, hindi ko na kaya. Ganun na, ganun. Oo, totoo po yan. Naramdaman nyo na ba yun? Oo, ang hirap kaya. Pag nag-breakdown ka, huwag mo nang hintayin. Yung breakdown, yung bumigay, huwag mo nang hintayin yun. Oh, magtatalong ka na sa Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kung darating na kayo, wala o mayroon, praise the Lord pa yun. Oh, dapat, amen po? Andyan pa ba kayo? Ay, pagkaganyan tayo, natutuwa nyo. Tingnan mo, magpapanibagong lakas ka. Magpapanibagong sigla ka. Hallelujah. Pagkaman naranasan mo yun, tignan mo, sabi niya, magpanibagong sigla, kagaya ng agila, ng pagpak ng agila. Grabe po yan, pag agila ka sa harapan ng Lord. Alam niyo bang agila, yung katangian niya? Matindi po yan. Pag lumilipad po yan, grabe, pumunta sa ibang bansa nga yan. Eh. Ang laki ng pakpak po niya. Ay dapat yung pakpak natin talaga, yung wings of nandun yung ano, mga pangako ng Diyos eh. Kasama natin sa buhay natin yung mga pangako ng Diyos eh. Okay. Number 3. Answer to our prayers. Okay? Lagi tayong tinutukon ng ating Panginoon. The book of Acts. And when they had made many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. 24. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. 25. But at midnight, itong ginawa nila, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Alam niyo, pinabilanggo ito, nangangaral po kasi sila. Eh, merong itong alipin na babae, alipin na tulong. Ito, magkinig kayo dito, ito pinapangaral nila, mga taas-taasan Diyos. Eh, daming mga demons. Eh, sinusundan siya ni Pablo. Sinusundan sila. Sumusunod sila kay Pablo habang nangangaral eh. Itong batang ito, parang nanghuhulak. Eh na, may pakinabang yung amo niya. May pakinabang, siyempre, daming ano eh. Eh, sinaway siya. Sinaway siya ni Pablo. Eh, pinagkagulo. Eh, wala na pakinabang yung amo. Kinalagkat sila. Kinalagkat sila. Nagali siya, ito yung mga nanggugulo eh. Hindi natin tinuturo sa Romano ito eh. Kaya sila po ay ipinilanggo. Amen? Yun po yung kaso dyan eh. Kung ba't sila nabilanggo? Eh, siyempre po sa kultura po nila, eh, manghuhula yung bata, ginamit ng kaaway. Sinaway siya ni Pablo. Eh, dinawala sila ng kita. Kaya ito, ano po sila. Kaya nung sila po ay nabilanggo, sa 25, ano ginawa nila? Hating gabi. Yung kasama niya, si Paul at saka si Silas, were praying and singing hymns to God and the prisoner were listening to them. Ay, dapat ganyan ang pagawin natin. No? Ay, na tayo po ay hindi nakabilanggo, pero bilanggo tayo sa pandemya. Mapuri ka pa rin. Awit ka pa rin. Amen? Ipaka yung awit natin, parang awit na rin ang pandemya. Iba, hindi na nalulugod ang Lord. Para bang, alam niyo, pag tumakos dito, paglabas dito sa yero, ang aagaw ng pagpuri dyan at pagsamba, ang demonyo, kasi may power of the air. Siya yung prince of the air eh. Oh, kaya dapat, pati ang demonyo, pagka tayo po ay nagsamba at nagpuri, at talagang umalis ang demonyo. Amen? Inaharangan nila yung mga pagpapala natin papunta sa trono ng Diyos. Oh, kaya kailangan pag-igihin natin talaga. Oh, hindi ganun po kadali yun. Oh, kung gusto mo na ang Diyos ay maramdaman mo yung presensya niya at yung mapagpapala niya, eh talaga naman
Ano pala, Sabado pala, nagpaplansya ka na ng damit mo. Eh, paano mo makukuha yung pagpapahala ng Lord? Dilin ko, saka ka na nagpaplansya. Oh, amen. Eh, tapos naka-ready na yun. Mas excited ka, there is the expression. Sa pagsamba, meron. Alam ng Lord yung iniisip natin. Ang sarap kaya magpuri. Alas 9 pa lang tayo, nandito na tayo lang. Ay, mararamdaman mo na yung presence ng Lord. Bakit? Eh, nakahanda na yung puso at isip natin eh. Oh, pagsamba, pagpuri, maramdaman ko yung presensya ng Lord. Oh, pagdating pa lang natin dito, pagdating ko rito, nakita ko talagang dead na eh. Oh, kasi ko oh, talagang umuot. Ay, alam nyo mga kapatid, parang kayong nakikita. Diba? Diyan pa ba kayo? Eh, siyempre gano'n, igala mo yung mata mo. Igala mo yung mga blessing ng Lord. Nakahanda ka na eh. Oh. Bakit mo naman kahiya? Okay, Diyos na tunay yung ating sinasamba at pinupuri. Pag tayo po ay nagpuri, talagang tumatagos hanggang sa yero, hanggang sa ere. Ang demonyo, talagang kumakawala sila nun eh. Tumatagos talaga. Ay, ngayon pa lang, tagumpay na eh. Answer prayer. I stands for increased power. Kailangan yung kapangyarihan, yung power ng Lord, yung nararamdaman. Book of Psalms 5 and 6. Dapat ang mga bayan, ito yung people's food, let the people's praise you, bayan ng Israel po yan. Oh God, let all the praises, let all the people's praise you, lahat ng bayan, lahat ng tao sa bayan Israel, then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. Ano yung sabihin na? Oh? Lahat tayo naman na ng palataya, purihin ang Diyos. Purihin siya dito sa lupang ito. Papagpalay ka, aasinso ka talaga eh. Bakit? Eh, ang Diyos natin, kilala natin, siya mismo ang magpala sa atin. Kilala natin yung Diyos natin. Yung Diyos niya na, yung tunay na Diyos, pinagpapala. Ikaw pa. Diba? Increase power. How to increase power? Paano mag-elevate ang power? Sinabi na ng Lord yun, ani siya receive power. Pag sinabi ng Lord na ani siya receive power, power ng Diyos yun, instruction ng Diyos yun, mananampalataya ka, kaya nasa iyo yun. Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi darating sa iyo yun. Pero pag mananampalataya ka na sumusunod sa Diyos, darating sa iyo yun. Kunin mo lang. Magtiwala ka, kahit wala pa sa'yo. Di ba ang pananampalataya, wala pa sa'yo? Isipin mo na, manampalataya ka na nandyan na. O, pare, humingi ka ng motor. Di manampalataya ka na nandyan na yung motor. Sumasakay ka na. Ano ba gusto mong brand? 155, Honda, o Susi. Ano yun? Yung Rusi. O, di ba? O, Kawasaki. Di ba? Pagka wala ka pang motor, Lord, salamat po. Bigyan mo ko ng motor. Para makapaghayo ako, mapunta ako yung... Dapat ganun eh. Bigyan mo ko ng motor para makapag-deliver ako ng pantisan. Mahirapan ka. Dapat kaluluwa mo na. Oh, ganyan ako pag humingi ako yun. Oh, pag humingi ako diesel para sa Lord, libre. Sasamahan ka ng Diyos kung kalooban niya. Amen? Ayan pa ba kayo? Oh. Ay, ang sarap pag-deliver. Meron tayong problema, di ba? Pag nagyuli ang babae, di ba? Nagsusuka, araro. Di ba? Di ba? Ganun din, pag may pinanginihin kayo na isang bagay, may ningin mo kay Lord, may mga bagyo, may mga sacrifices. Pero tuloy lang. Sabi ko siya, takalit, tuloy lang. Diba? Sinasabi ng Lord, eh, di ka naman na, yung, ikaw naman na magtatagumpay. Oh, increase power. Parang ngayon, increase mo na yung power mo. Dati ang power mo dito lang. Eh, ganyan dati dito sa... Dati, pagliyan mo rin. Diba? Nung wala mo tayo sa loob, ang power natin at dito. Eh, ganyan, lihans mo eh. Gagaling siya eh. Diba? Your hands and the seat shall recover. Diba? Oh, yan ang power na binigay sa atin ng Lord. Letter S stands for spirit-filled life.
Ephesians 5:18 and 19, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but filled with the Spirit. Oh, kasi tatali ka sa hindi maganda sa dissipation pagka ikaw ay nasinggo. Kaya sabi po ng ano, walang, ano yan? Buhay. Hindi pa, yung, walang maayos na pamumuhay ang nasinggo. Oh, hindi naman tayo nasinggo, di ba? Dati, nung wala pa tayo kay Lord. Na anong ang gagawin natin? Pag mananampala tayo, speaking to one another, mag-ano kayo? Mag-wika kayo. Ano yun? Aawit kayo ng mga awit ng panlangit, spiritual song, singing and making melody in your heart. So the Lord, may himig yan. Alam niyo yung melody? Yung melody, yung may himig, yung may tandam. Oh, may himig kasi pag ikaw ay umaawit sa Diyos, nasa puso mo. Meron yung umawit lang na singaw. O kahit na sa mga contest, umawit ka na may puso. Kaya nantig yung aming tangtani. Kapag umawit tayo kay Lord, yung pagpuri, ganun, nararamdaman niya. Amen? Yan pa ba kayo? Diba? Ay, nako mga kapatid. Ang sarap kayang mamuhay na spirit-filled life. Lago kayong puspos. Laging yung Holy Spirit nasa iyo. Ay, mga kapatid, be wise. Dito pa kayo? Hindi ka lang makahinga eh. Hindi mo mingigit sa nagbibigay ng hangin. Lord, bigyan mo ko ng oksigen. E wala ka pabili ng oksigen yung mga anak ko kasi sila. Siyempre, nasa medical sila. Pabili kayo ng oksigen nyo, Papa. Ay, hindi ako pipili. Meron naman akong nebulizer din. Meron naman soup din. Hindi pa ba kayo? Eh, nakakaubusan ng oxygen. Nung pa akong pipila. Eh, mahal na ng oxygen na yun, ha? O, di ba rin yung oxygen na sila, okay? E, mga kapay, siya na mabili mo. Oxygen na to. Matuto na tayong mabuhay na puspos tayo ng Holy Spirit. Alam niyo, pag puspos kayo ng Holy Spirit, you walk by faith. Ang paglakad mo, faith. Faith lahat. Kahit pagkain, by faith. Kahit sakit, by faith. Gagaling ka eh. Tadyak siya, lead by faith. Ang mananampalataya ay nabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga, mananampalataya ka eh. Pabuhay mo ng pananampalataya. Wala kaming kita. Pananampalataya, makakaraos ko rin. May sakit yung anak ko, ayun, makakaraos siya. Gagaling yan. Nasa hospital yung loved ones ko, may inita, ay, makakaraos din yan, by faith. Ganun! Eh, yung iba, kaya kukuha ng ano. Magkakaroon ka ng ibang pag-iaral ka, pero pagka ipahiral mo yung mga promises ng Lord, lalakas ang loob mo eh. Lalakas pa, kayo ka talaga eh. Oh, ano ba nangyayari niyan? O, nakapilad yun. Hospital, yuhin nyo na yan. Oh, bakit? Eh, lalo kang mahihina doon, lalo kang kahawaan doon eh. Diba? Ilagay ka sa kubol doon, maghihintay ka ng 4 minutes. Yuhin mo na yan. Dami sa medication, makatibiotics yan. Makano pa kayo? O, isyo nyo. Si Pastor Dave, mahihina nga ano doon. Diyan po yun ano sa bahay. Kinakwarantin ko na 3 weeks. Lalakit na ako sa wall niya, binabahig na ako eh. Garo katindi yun. Kasabi ko sa inyo eh. Pero ang Lord, napakabuti. Ako ka mo nang lalabas. Magti-trainings na po siya. Wapo na siya. Gumawa ako siya eh. Bakit? Kausapin mo na yung Diyos niyan. Ako, ginawa ko na yung ano sa iyo ah. Ginawa ko na yung dapat kong gawin siya. Pinag-pray na kita. Binigyan na kita ng instruction. Lahat ng pagkain mo na dyan, lahat ng vitamina mo na dyan, ay ikaw na bahala. Sa Diyos ka na may pag-usap, kausapin mo na siya. Pag kapusin ka ng hilingan, Lord, bigyan mo ko ng hilingan. Sa'yo naman galing ng hilingan. Ayun, natuto siya. O, 3 years, nakipag-devotion siya kayo, Lord. Mag-open na ngayon ng extension ng Aglo.
Pero mo, kailan mag-quarantine pa siya bago magkaroon ng extension? Diba, huwi na po na. Pagyan nyo ba kayo? Ah, baka ba may dyan kayo asin siya, hindi nyo pa alam. Okay, mga kapatid, pinangaral ko na yan eh. Blessing, yung problems turn into blessing. Oh, yun yung mamaya. Panoorin nyo. Blessings of Unity sa online natin. Okay. E stands for elevation. Or uplifter. Jude chapter 1 verse 20. But you, kayo, mga minamahal, palakasin nyo o patatagin nyo ang iyong sarili. Ano yan? Up yourself, up on your most holy faith, yung banal ninyong pananampalataya, manalangin kayo sa banal na Espiritu. Sabi na nun, patatagin nyo, palakasin nyo ang inyong sarili. Oh, bakit? Kayo ay mga banal. Yung pananampalataya nyo ay banal. Kaya manalangin kayo sa pamagitan ng Holy Spirit. Kung dati ang panalangin po natin, mapapawla at pagod ka na at napapagod ka, manalangin ka na ng Holy Spirit, mag-speak in tongues ka na. Sabi ko kay David yan, pastor ka, kausapin mo ang Diyos. Paano mo kakausapin ang Diyos? Manalangin ka. Pagka hindi ka na makapanalangin, mag-speak in tongues ka. Yun kakausapin. The language of God at saka yung language mo, yung Espiritu ng Diyos at Espiritu mo, magkakunyun yan. Magsama po yan. Yan na, papasok na po yung praying of the Holy Spirit. And everybody say amen. Ayan, lakas mo niya. Pag magkakawa, matindi ang bigat ng problema mo, manalangin ka sa Holy Spirit. Ay, mga kapatid, para kang nasa cloud 9. Ano yung cloud 9? Yung ano, kumbaga sa ano, iba na yung dimension, yung spiritual mo. Parang inaapakan mo lang yung mga problema na pabibigat. Kahit na gano'ng kabigat yan, depression, sakit, utang, obligasyon, pera, emotional, sa pamilya, parang nakaapak ka lang. Nandun ko, sinabi ng Lord sa Book of Psalms, itatayo kita. Ibig sabihin, makita mo yung inyong mga problema nasa baba. Ha? Ayan, sa Psalms 91. Pasahin niyo po yan hanggang verse 12. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. Thousands, daming nagpukul sa ano mo, but 10,000 sa pure right hand. Sa kanya ka kasi nagtitiwala. Sinabi niya sa last verse, with long life I will satisfy you. Sa buong buhay mo, kontento ka. And I will show you my salvation. Pakakita ko sa iyo kung paano kita ililigtas. Grabe ang Diyos natin. Alam niyo, pagka yung pangako ng Diyos na sa iyo, I tell you, lagi kang nasa side ng you are more than conqueror. All things work together for good within that land. Hindi mo pagkawal. You must lift up. You must uplift. Kailangan, ano na? Forward ka na. Hindi ka na sa grade 1. Kailangan, nasa senior high ka na. Kailangan, nasa college ka na. Tagal mo na sa pananampalataya. And last one. R stands for revival. Sinabing revival, pagbabago. Buhay. Dati patay ka sa iyong mga pag-aasa. Ngayon, buhayin mo yan. Patay sa paglilingkod, pati pagpuri mo at pagsamba, patay yan, buhayin mo yan. Paano? Revival. R stands for revival. And they worship Him and return to Jerusalem with great joy. 53. And we're continually in the temple praising and blessing God. Amen. Pag ikaw ay mananampalataya na at marami ka ng patuto sa buhay, tuloy-tuloy na. Purihin mo, sabayin mo ang Diyos, pag-ising mo, pagtulog mo. Pag may problema ka, kausapin mo ang Diyos.
Kaya mo na problema, apakan mo. Hindi ilagay mo sa isip mo. Pag nilagay mo sa isip ang problema mo, mayroon uber ka, kaya nabukasan problema pa rin. Sasagitan ka ng ulo. Karoon ka pa ng migraine sa kaisip mo. Kailangan, ano na tayo, palitan na natin yung mga, ano natin, problema natin, yung problem, mga yung pagdududa, faith na yan. Pangako ng Diyos. Yun ang sikreto, pangako ng Diyos. Pangako ng tao, huwag ano, huwag naman magsiwala. Pangako ng Diyos, diyan ka magsiwala. Amen? Kasi Diyos yan eh. Nais na, doon na pagpalae tayo sa pamagitan ng ating pagpura at pagsamba. Kaya nakaukit na sa puso yan ha, mga pinamahal. Okay, in the book of John chapter 4, verse 24. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah, praise God. God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sa Old Testament, pinag-aralan natin. Iba't ibang klase ang expression ng pagsamba at pagpura. Sa New Testament, ito na yung oras at araw ng pagsamba. Hindi na sa Jerusalem, hindi na sa walls of Jacob, sa Isaac, sa Isakar, sa papuntang Samaritan. Pero, God is everywhere sa panahon natin. The mercy of God, the presence of God is everywhere. Sambayin mo, pagising mo, sambayin mo, pagtulog mo. Purihin mo, anong mang oras, asan ka man naroon. Anong mang problema nung ka. Because God is Spirit. Ay, alala kasi ka ng Diyos. Discouraged ka? Maramdaman mo yung pangako ng Diyos? Lakasan mang loob mo? Sabi ng Lord, ang lahat ng mga anak ng Diyos, sinasabi niya yan, mula Old Testament hanggang New Testament. Take care of it. Be careful. Lakasan yung loob niyo. Kasi ang labanan sa mundong ito, paglabas pa lang natin sa sinupupunan ng nanay natin, may labanan na yun. Diba? Iyak nang iyak. Batas! Batas! Paglagay niyan, pag-aaral! Pag-aaral! Eh, sa mundong ito, pag nabubuhay ka, may problema eh. Amen? Hanggang nono ka, may problema ka. Kaya ka may pag-aaral ng Lord, eternity. Bakit iwanan mo lahat yan eh? Hanggang ngayon, napabalisa ka pa. Ay, maiiwan ko. Maiiwan ko, ang ganda ng misis ko. Sino kayo mauna sa akin? Di ba? Alam niyo, si Pastora, natutuwa ako sa kanya. Minsan, pagpaisagit ako, maawa siya sa akin. Inisip niya, hindi po kayang buhayin yung anak. Sana ako nalang mauna. Kaya nyo ba yun? Ha? Ang sabi niya, totoo yun. Kung nag-alala siya, kung di ba, nag-alala, ibig sabihin, sana huwag na kami, ano, huwag na, kumbaga sana hindi na siya, kasi baka hindi ko kaya ng ano. Di ba? Maamin niya yun sa sarili niya. O, rapture na lang kami, para magsama kami sa hirap at ginawa. Nag-holding pa kami ng kamay yan pag natutulog. Bakit? Eh, gagalit ka, ma-holding mo lang. Diba? Pag magkasama kayo, pag nagkakasangit kayo, yung hawakan mo lang siya, lalakas. Spark kasi, inspiration eh. Nakakita ka na ng hinawakan mo kami. Ano yan? Instead na nalawig yung inyong buhay eh, magkakaroon kayo ng stress. Amen? Eh, panahon naman na para magano kayo. Eh, mananampalataya na kayo. Alisin na natin yung magano mong bagay. Hindi na tayo perfect. Hindi tayo perfect. Kung yung tinulog, tulungan mo kami sa kahinaan namin. Kasi may kahinaan tayo. There is a weakness and strength of the person. Pag ikaw ay tao, nadali ka ng Lord, meron tayong weaknesses. Meron tayo namang strength. Huwag mo talagang titignan yung weakness niya. Yung kaya. Tignan mo naman yung kagandaang katangian na bigay sa kanya ng Diyos. Amen? Kaya nga binigay sa iyo yung nakapartner, may magandang katangian. Oh. Eh, nung nagsama na kayo, puro hindi maganda ng katangian na tingin mo sa kanya. Matalang nung nililigawan mo, lahat ng bituin at saka buwan, pinapangako mo sa kanya. O buwan, sa pinapangigil.
Diba? Grabe kasi pala. O pag-ibig na makapangyarihan. O makapangyarihan ang pag-ibig eh. Kampung mag-amay yung nasasaklaw. Kahit anong harang mo, masunod ka lamang. Parang kahit na ilang bundok ang tatawirin ko, pupuntahin kita kahit sa dakilang pag-ibig. Amen? Kaya nakuha ko si Pastora eh. Nagpalagtas ang sarap. Hallelujah. Nandali tayo, Lord. Sa totoo lang po, kinukumpul tayo ng Lord. Iba na po ang panahon natin. Ang Lord na lang po, sinabi ng Lord niya sa John chapter 16, I will give you a comforter. Iwanan ko kayo ng taga-alim. Ibig sabihin nga, alimin tayo ng Lord, kahit na panahon ng pandemya. Kahit na panahon ng kabalisahan, alimin tayo, kahit na walang-wala ka na, pwede ka pa rin umiti. Amen? Ano pa kayo? Gusto niyo pangitin yung mga loved ones niyo? Ah, mali. Boyfriend, girlfriend, gusto niyo pangitin? Asawa niyo? Eh, siyempre po, ilang pa lang yung pandemya, hindi nalumalabas siya. Labas po na ba niya sa isin? Parang nakakalungkot pa rin kayo. Kahit na, kahit na kumain lang kayo yung ano lang doon, yung... Di ba? Kasi iniisip nyo, mahawaan kayo agad eh. Pag iniisip nyo na mahawaan kayo, lalong hahawa yan. Pero pag iniisip nyo, nakasama mo yung Diyos. Okay? So, yan lang po. Okay, mga lalak sa bukas, marami pa tayong lalakbay. Sabihin mo siya kapatid, marami pa tayong lalakbay. Marami pa. Marami pang pagpapala na darating sa'yo. Sabihin mo. Para bang tapos na yung buhay natin ngayon? Hindi po. Mga kapatid, umpisa pa lang ito. Marami lang tayo po. This is just the beginning of sorrow. 2,000 years ago na yun. Sabi mo sa katabi, magsaya ka na. Eh, sinabi lang mo, rejoice always eh. Anong gagawin natin? Dahil may nararamdaman tayo, pandemya, daming nalulungkot sa labas. Tayong mananampalataya, may pag-asa. Tayong mananampalataya, mag-rejoice. Tayong mananampalataya, hindi masaya tayo. Bakit? Alam natin, kasama natin ang Diyos eh. Bakit naman kung ikaw malulungkot, kasama mo ang Diyos?